Magandang araw at gabi, mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go. Magandang araw at gabi, mga kakulay, na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files. Nagkayayaan ang magbabarkadang sina Lucy, Ezra, Mira Jane, Lila at Wendy na mag-adventure sa probinsya para makapag-unwind naman sila. Lahat sila ay lumaki sa syudad at puro galing sa mga mayayamang pamilya. Sawang-sawa na sila sa mall at park na palaging pinapasyalan nila, lalong-lalo na ang maingay at mausok na paligid sa siyudad. Kaya gusto nilang sa probinsya naman. Kinabukasan ay bumiyahe na silang lima. Wala kasi silang kilala na maaring mag-tour sa kanila. Kung kaya't sila-sila lang din ang nagpasya kung saan sila pupunta. Kaya sa isang liblib na lugar sila napadpad. Nagtanong-tanong sila kung anong lugar ba ang kanilang napuntahan. Manang, ano pong pangalan ng lugar na ito? Tanong ni Ezra sa babae. Pagguha lang ba kayo dito, mga ineng? Tanong ng ale sa kanila. Opo, sagot naman ni Lucy. Ang bayan na ito ay bayan ng Carles, kung saan makikita ninyo ang napakagandang bundok. Maraming pasyalan dito. Pero wag lang sa kabilang bundok na yon. Sabay turo ng babae. Bakit naman po, manang? Tanong ni Mera Jane. Basta, wag na wag kayong pupunta doon dahil delikado. Sabi ulit ng matanda. Nagtataka man ang magkakaibigan ay mas pinili pa rin nila ang mag-adventure dahil maaga pa naman. Kung kaya't nagpatuloy na silang lima sa pag-akyat ng bundok. Dahil sa sinabi ng babae ay mas lalong naging excited ang magbabarkada. Napuntahan ang bundok na sinasabing huwag nilang pupuntahan. Para sa kanila ay mas interesting at may thrill ito. Malapit nang gumabi nang marating nila ang kanilang destinasyon. Pagdating nila ay nagsipaghanda na sila sa paglagay ng kanilang tutulugan na tent. Bali, isang malaking tent lang ang kanilang dala. Nakasya naman silang lima at ang kanilang mga dalang gamit. Bago sila matulog ay nagyaya si Wendy na mag-inuman muna at magpatugtog ng dala nilang chargeable speaker na may radio at saksakan ng USB. Guys, magsayo muna tayo bago tayo matulog, yaya ni Wendy. Oo nga no, pampatulog lang, sagot naman ni Lila. Sige, sandali lang at kukunin ko lang ang mga inumin natin, sabi naman ni Ezra. Magluluto din ako ng ating pulutan, wika naman ni Mera Jane. Buti pa nga, Mera Jane, sagot naman ni Lucy. Nag-inuman at nagkasiyahan na nga ang magbabarkada. Sa kanilang kasiyahan ay hindi nila namalayan na masyadong malakas ang ingay na kanilang speaker. Kaya nabulabog ang tribong malapit lang sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa narinig ng mga taga-tribo ay pinakinggan nila at sinundan kung saan ang gagaling ang tunog. Nakakaiba. At ngayon lang nila narinig. Hanggang sa matuntun nila ang kinaroroonan ng magbabarkada. Pagkakita ng mga taga-tribo sa magbabarkadang nagkakasiyahan ay naglaway kaagad sila na parabang asong ulol at gutom na gutom. Parang ngayon lang nakakita ng
isang napakasarap na pagkain. Takam na sila sa pagkain na kanilang nakikita. Sa kabilang banda naman ay patuloy lamang sila sa kanilang kasiyahan. Patuloy sa kanilang kawalwalan at sayawan. Wala silang kamalay-malay na may mga matang nagmamasid sa kanila. Matang gusto na silang lapain. Dahil sa kasiyahan at inuman nilang magbabarkada ay nalasing sila ng sobra na naging sanhi upang makatulog sila ng mahimbing. Nagising silang lima dahil nangangawit na ang kanilang katawan. Pare-pareho silang nagulat nang makita nilang nakabitin silang lima sa isang mahabang kawayan at buhat-buhat sila ng mga taong hindi nila kilala at ngayon lang nila nakita. Nagsigawan silang lima at nagkatinginan. Nagtatanong sila sa isa't isa kung anong nangyayari at kung sino ang mga taong bumubuhat sa kanilang lima. Nang marating ng mga taong bumubuhat sa kanila ang tribo nito ay binaba na silang lima at ikinulong. Labis ang kaba at takot na nadarama ng magbabarkada. Ngayon lang kasi sila nakakita ng ganitong uri ng tao na parabang mga maligno ang itsura. Pinalibutan sila ng mga taga-tribo. Tinitigan sila ng masama at nakakatakot na tingin. Nasawari nila ay para silang binabalatan ng buhay. Nagulat silang lima nang biglang kinuha si Wendy ng isa sa mga ito. Inilabas nila at inihiga ang babae sa malaking tipak na bato. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Wendy sa kanyang mga kaibigan. Bitiwan niyo si Wendy! Sigaw naman ni Ezra. Ibalik niyo siya dito! Please! Umiiyak na sabi ni Lucy. Maawa kayo sa kaibigan namin! Pagmamakaawa naman ni Mira Jane. Pero parang walang narinig ang mga tao dito. Pagkus ay itinali nila ang mga kamay at paa ni Wendy. Pagkatapos nilang itali ay lumabas na sa isang maliit na kubo ang isang matanda na sa tingin nila ay ito ang kanilang pinuno. Lumapit ito kay Wendy at humarap sa mga taong nasasakupan niya. Nagsalita ito at nakatingin sa langit na nakataas ang mga kamay. Hindi maintindihan ng magkakaibigan ang sinasabi nito sapagkat iba ang lingwaheng sinasabi nito. Pero sa tingin nila, ito ay parang nagpapasalamat sa itaas o nagdadasal. Parang inaalay nila si Wendy sa kung ano man o sino man ang kanilang Diyos. Pagkatapos nitong magsalita ay may kinuha itong matulis na bagay sa kanyang likuran at walang pag-aatubiling sinaksak ito sa dibdib ni Wendy na ikinagulat at ikinatahimik ng magbabarkada. Mas lalo pang nanindig ang kanilang balahibo sa katawan nang makita nilang wala ng buhay ang kanilang kaibigan na si Wendy. Pagkatapos saksakin si Wendy sa dibdib, ay kinuha nito ang puso nitong tumitibok-tibok pa. Pagkatapos ay kinain iyon sa harap ng kanyang mga taong nasasakupan. Tinusok niya ang mga mata nito at kinain din. Ang mga daliri sa kamay ni Wendy ay pinagpuputol niya at pinakain niya sa mga bata. Pinagputol-putol niya rin ang mga braso at pinti ni Wendy at inihagis sa mga tao na nasa paligid niya. Agad naman itong sinalo at pinag-agawan ng mga tao dito na parabang mga asong gutom na gutom at ngayon lang pinakain ng sariwang karni. Samantalang
Halos masuka ang magbabarkada sa kanilang nasasaksihan. Ang lamang loob ni Wendy ay kinuha at pinag-agawan ulit ng mga tao. Sa tingin ko ay hindi sila ordinaryong tao. Nanginginig na sabi ni Lila. Para silang mga aswang. Sagot naman ni Mira Jane. Kinagabihan ay mas lalo silang kinabahan at natakot. Dahil alam nila sa isa't isa na may susunod sa kanila na papatayin para gawing pagkain sa hapunan. Hindi nga sila nagkamali dahil ilang saglit lang ay may pumasok na tatlong lalaki at kinuha sina Lila, Ezra at Lucy. Saan niyo sila dadalhin? Anong gagawin ninyo sa mga kaibigan ko? Tanong ni Mira Jane. Subalit hindi siya sinagot ng mga ito. Puro hiyawan lamang ang naririnig ni Mira Jane sa labas. Hindi niya makita kung ano ang ginagawa sa mga kaibigan niya. Pero alam niya na kagaya ni Wendy ay ganun din ang sinapit ng tatlo. Awang-awa siya sa mga kaibigan niya. Pero wala siyang magagawa para tulungan ang mga ito. Sa labas ay nagtitipon-tipon ng mga tao at pinalilibutan sina Ezra, Lila at Lucy. Bago patayin si Ezra, Lucy at Lila ay nagdasal muna ang mga taga-tribo. Muling inialay sa kanilang sinasambang Diyos. Pagkatapos magdasal ay ginilitan ng leeg silang tatlo at kinuha ang kanilang mga dugo. Nilagay ito sa baon ng buko at pinagpasapasahan para inumin. Kinuha ang kanilang mga puso at pinakain sa mga babaeng buntis. Kasunod naman ay ang kanilang mga tiyan. Binuksan ito at kinuha ang mga lamang loob para kainin. Pinagputol-putol din ang kanilang mga paa at braso. Sarap na sarap ang mga taong kumakain sa mga kaibigan ni Mira Jane. Ang iba ay nag-away-away pa dahil sa pag-aagawan ng karne ng tao. Nagulat si Mira Jane at napasigaw nang itapon sa loob ng kulungan kung saan siya nakakulong ang mga ulo ng kanyang mga kaibigan. Dilat pa ang mga mata ng patay niyang mga kaibigan. At parang nakatitig pa ito sa kanya. Halos masok siya at nanginginig sa takot. Alam niya sa sarili niya na wala na siyang pag-asa para makatakas pa. Naghihintay na lamang siya sa kanyang oras ng kamatayan. Maya-maya lamang ay nakarinig siya ng sit-sit sa kanyang likuran. Nakita niya ang matandang babae na kanyang tinanungan noong unang punta nila sa lugar na ito. Dahang-dahang lumapit sa kanya ang matanda. Pshhh! Huwag kang maingay! Sabi ng ali. Binuksan ng matanda ang kulungan at pinalabas si Mera Jane. Pagkalabas ni Mera Jane ay tumakbo silang dalawa. Napansin sila ng mga bantay kaya hinabol sila. Halos maubusan na ng lakas si Mira Jane sa kanyang pagtakbo. Pero kailangan niyang makalayo para makatakas sa mga taong pumatay sa kanyang mga kaibigan. Hanggang sa marating nila ang kalsada, hindi na sila sinundan pa ng mga taong humahabol sa kanila. Pagdating nila sa bayan, ay kinuwento ng matandang babae kay Mera Jane ang tungkol sa pinagbabawal na bundok. Sinabi din sa kanya ng matanda na ang mga taong pumatay at kumain sa kanya mga kaibigan ay mga kanibal. Sinabi rin ito na kaya niya nalaman na nasa masama silang kalagayan ay dahil sinundan sila nito. Labis ang pagpapasalamat ni Mira Jane sa ali dahil nakatakas siya sa kamay ng mga kanibal. Ngunit labis din ang kanyang lungkot dahil wala na ang kanyang mga kaibigan.
umuwi na sa siyudad si Mera Jane. Para sa kanya, yun ang pinakamalalang nangyari sa kanyang buhay. Na hanggang ngayon ay hindi na niya makakalimutan at naging malaking leksyon sa kanyang buhay. Pero nangyari na ang nangyari, hindi na niya maibabalik pa ang nakaraan. Kung kailan buhay pa ang kanyang mga kaibigan at masaya silang magkakasama. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe on this video and channel of One Gal. Keep safe everyone and God bless. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatuloy. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.